Magandang araw mga feeling athletes, kumusta na kayo? Sa video na to, bibigyan ko kayo ng 7 tips for better sleep. So kung interesado ka rito sa topic natin, please consider subscribing to this channel at i-click yung notification bell para alam mo kung meron akong bagong lalabas na video. Let's go! Disclaimer nga lang pala, obviously hindi ako doktor. So kung ang hinahanap mong tip ay yung magbibigay ako ng mga sleeping aids or sleeping capsules, eh hindi ako otorisado na magbigay niyan. At wala akong karapatan na magbigay ng mga bagay tungkol dyan. Kung after mong gawin itong mga 7 tips na ibibigay ko, at hindi pa rin effective para sa iyo, then I would strongly suggest to consult a professional, seek medical help, para kung sakasakali na kailangan mong uminom ng mga sleeping supplements, mabigyan ka at maresetahan ka ng tama. Okay? Simulan na natin. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Coach Maui. I'm a certified life coach at gumagawa tayo ng mga ganitong klaseng videos para makatulong sa mga tao. Bakit ko ginawa itong video na to? Meron kasing mga nagme-message sa akin. Basically, sinasabi nila sa akin na ang isa sa mga negative effects pag nakakaranas sila ng stress at anxiety ay yung hindi sila nakakatulog or nahihirapan silang matulog. On the flip side, meron ding mga tao na nai-stress at nagkakaroon ng mga konting anxiety kapag sila ay nahihirapang matulog. For example, kung ikaw ay isang call center agent tapos meron kang shift sa gabi, kailangan mong matulog ng maaga, kailangan mo ng matulog, hindi ka naman makatulog, di ba? Tapos yung nahihirapan kang matulog, ang nangyayari, ayun nga, tumataas yung iyong stress level or tumataas yung anxiety level. So naisip ko, ang common denominator ng dalawang scenario na yon ay yung pagtulog. Kaya, ito na yung time na tingin ko dapat kong i-share kung ano ba yung mga ginagawa ko para mapabilis akong makatulog at mas maganda yung quality ng pagtulog ko. Ang tip number one ko ay develop a regular sleeping habit. Coach Maui, hindi na nga ako makatulog tapos develop a regular sleeping habit pa. Hear me out. Ang ibig ko sabihin dito, pwede mo kasing isipin na yung pagtulog ay parang healthy food intake or regular exercise na kailangan mong i-develop at kailangan mong practicein. So, ibig sabihin, kailangan mong i-train yung katawan mo at yung isip mo para sa activity na to. If you are going to develop a regular sleeping habit, ang ibig ko sabihin dito, dapat pipili ka ng oras na sasabihin mo sa katawan mo na ikaw ay matutulog na, at sasabihin mo rin, ititrain mo rin yung katawan mo na ikaw ay regular na magigising sa isang specific time of the day. Para pag na-develop mo na to, ang mangyayari, hahanap-hanapin na nung katawan mo yung pagtulog mo. Ibig sabihin, halimbawa, ako, 9 o'clock in the evening, medyo inaantok na ako kasi medyo na-train ko na yung sarili ko na matulog at 9 o'clock in the evening. So, yun yung ibig sabihin ko dito sa tip number 1. Okay? Ang tip number 2 ko naman para sa inyo ay learn to relax yourself. Paano natin gagawin yan? Gagawin nyo yung isang breathing method na effective para tayo ay mabilis na ma-relax. Yung breathing method na yan, ang tawag dyan ay 4-7-8. The 4-7-8 breathing method. Napakabilis niyang method na yan para tayo ay ma-relax. In fact, ang alam ko, ginagamit nga ito ng mga US soldiers pagka nasa campaign sila, kahit nasa labas sila ng bansa, kahit basta yung mga tipong meron silang mga operations na gagawin, ginagamit nila to, at ang sabi, kayang-kaya mong matulog within 2 minutes. So ano ba yung 4-7-8 breathing method? Basically, 4 seconds kang mag-i-inhale. 4
for 4 seconds. Tapos, 7 seconds mong pipigilin yung paghinga mo. You would just, you know, hold your breath. And then, pagkatapos ng 7 seconds, yung 8 seconds, dun mo naman siya i-exhale gamit ang bibig mo. So, 4 seconds, hold your breath for 7. Tapos, pagdating ng 7th second, 8 seconds na release. So, itong breathing method na to, effective siya para makalma yung ating heart rate, para makalma yung ating brain cells. Tama ba yun? Anyways, para makalma rin yung isip natin. So, gagawin mo lang siya 3 to 4 times. Tapos, mararamdaman mo na parang lume-level na yung iyong heart rate. Itong breathing method na to ay ginagamit din ng mga tao na nakakaranas ng anxiety attack or ng panic attack. Okay? Malimit, di ba, naririnig natin na, ano lang, huminga ka ng malalim. Ganun yun. So, yun yung principle dito sa 4-7-8 method. Hihinga ka ng malalim. Ang pagkakaiba lang talaga ay mayroong 7 second na pipigilin mo yung paghinga mo bago mo siya i-exhale. Ang third tip ko naman ay fix your bedroom. Ano ibig ko sabihin dito? Gawin mo na kaaya-aya yung itsura ng iyong kwarto. Gawin mo siya na kahali-halina. Yung mantipong pag nakita mo yung kama mo, alam mo na gusto mo na na matulog doon. Sino ba naman ang gustong matulog sa isang kwarto o sa isang kama na medyo makalat? Yung tipong ang daming nakakalat doon sa kama, mga notebooks, mga pinaglabahan na damit, o kaya minsan yung mga maduduming damit nandun din, na parang hindi alam nung katawan mo o nung isip mo kung ano ba yung function nung bedroom or nung bed mismo. Kaya merong mga taong yung namamahay, yung pagka nasa ibang bahay sila or nasa ibang kwarto sila, hirap na hirap silang matulog. Kasi nga, hinahanap nung katawan, hinahanap nung utak natin yung itsura nung ating nakasanayan at komportableng kama at kwarto. So, yon ang reasoning dyan sa ating pangatlong tip. Ang pang-apat na tip, ayan na, ito na yung medyo may ipagbabawal na tayo. Okay? Ang pang-apat na tip natin ay huwag ka nang mag-cellphone. So, no mobile phones while in bed. Especially kung sa tingin mo, gusto mo nang matulog. Alam mo, yung mga cellphones natin, kahit na merong night mode yan na sinasabi na mas maganda para sa mga mata natin, paggabi, ang tendency pa rin yan ay mag-i-emit pa rin yan ng light na may stimulate yung ating utak. Okay? Especially kung ikaw ay nag-Facebook or nagso-social media. Ang tendency niyan, yung mga nababasa natin sa social media, nagkakaroon din yan ng stimulation dun sa utak natin. Either may stress tayo or matutuwa tayo. Okay? Kalimitan pa ang laman ng social media mga bagay na makakapagpa-stress sa atin. So, iwasan na natin yung mobile phones kapag tayo ay matutulog na. Ang number 5 naman ay avoiding things. So, avoid these things. Number 1, avoid natin na kumain ng marami bago matulog. Siyempre, bigyan natin ng oras yung katawan natin na i-digest yung ating hapunan or yung ating last meal bago tayo matulog. Pag masyado tayong maraming kinain, ang tendency, baka meron tayong kainin na nakakapagpa-up sa ating energy at saka sa ating katawan, katulad ng masyadong maraming sugar. Okay? Yung pangalawa dyan sa dapat nating i-avoid, kung may epekto sa iyo ang caffeine or ang mga kape, huwag ka nang magkape bago ka humiga. Okay? At huwag ka na ring uminom ng masyadong maraming tubig kapag ka ikaw ay matutulog na. Remember, these tips ay geared para ikaw ay makatulog ng mabilis at kailangan maganda rin yung quality of sleep. Kung marami kang ininom na tubig bago ka humiga, baka maputol yung tulog mo dahil kailangan mong mag-CR. Okay. Let's move on to the 6th tip. 6 na nga ba? Tingin ko 6 na. Dito naman, ang ginagawa ko ay, at dapat mo rin gawin ay anticipate your needs. Ano ibig ko sabihin dito? For example, nahihirapan kang matulog sa isang mailaw na lugar.
Halimbawa, call center agent ka na nagtatrabaho ka sa gabi at kailangan mong matulog sa umaga. So, ibig sabihin, medyo kailangan mo atang mag-invest, let's say, sa kurtina para i-block yung ilaw na nanggagaling sa labas. Kung hindi mo man kayang bumili ng kurtina, mag-invest ka para dun sa ano, yung sleep mask ba yon or eye mask para talagang natatakpan yung mata mo para madilim ka agad, di ba? At ano pa ba? Ah, yung isa pa, kung medyo maingay dyan sa lugar nyo, okay? Maganda rin na mag-invest ka para sa sleeping earplugs. O, di ba? Para naka-block out, para mabablock out mo yung mga tunog na nanggagaling sa labas. Okay? At ang last tip ko naman, na lagi kong ginagawa, ay mag-freshen up bago matulog. Kailangan presko yung pakaramdam natin pagka tayo ay mahihiga sa kama at pag tayo ay nagpe-prepara na matulog. Ano ibig ko sabihin dito? Take a shower, either warm or cold shower, basta marerelax ka. Mas maganda ata kung warm. Ngayon, kung galing ka naman sa labas at hindi ka dapat maligo kagad, kasi nga, di ba, baka mapasma tayo. Alam mo naman yung mga Pinoy. Maghilamos. O kaya magpunas ng bimpo sa katawan na may warm na tubig. So, napakahalaga kasi na pag matutulog tayo, ay presko yung pakaramdam natin. Pangit naman, di ba, na pagtulog mo, naaamoy mo yung sarili mo, amoy pawis ka, o kaya medyo nangangati ka dahil sa dumi. Although, I'm pretty sure naman na marami ang mga tao na kung galing sa labas, eh nagsha-shower naman, especially during the pandemic. Pero paano kung work from home ka lang or maghapon kang nasa bahay? Mag-shower ka pa rin bago ka matulog. Okay? And that's it. Yon ang aking 7 tips para mapaganda, mapabilis ang ating pagtulog. May bonus nga pala, ililink ko rito sa taas. Okay, ililink ko sa taas. Meron akong ginawang video na isang bagay na dapat mong gawin para maging mas grateful tayo sa mga nangyayari sa atin sa maghapon. Basically, dapat huwag kang matutulog na hindi mo ginagawa to, para mapababa mo yung iyong stress at anxiety level at ma-practice yung iyong mindfulness at ma-practice yung iyong gratefulness for that day. Okay, ililink ko dito sa taas or dyan sa baba. Kung meron akong nakalimutan na ilagay or meron kang ginagawa na hindi ko nailista, paki-comment down sa baba tapos usap tayo. I would really appreciate that. As always, paki-like yung video kung natripan mo ito. Katulad ng sinabi ko kanina, makikisubscribe na at pahit yung notification bell. Tapos kung feeling mo maganda tong video na to at meron kang mga tropa na sa tingin mo ay matutulungan natin, please also do not hesitate to share this video on your social media account. Okay? That's it. Sana pag nagawa mo itong mga tips na to, makatulong, ma-improve ang quality ng iyong pagtulog. So, yun lang. Hanggang sa muli. Paalam. Boom!